Okay, so magandang araw class. Ang subject natin is computer 212 and ang topic natin is Unix 6 algorithm and flowchart development. So algorithm, sinasabi sa definition ng algorithm is that algorithm is a finite, well-defined, unambiguous sequence of instructions for completing a task. Sinasabi din na algorithm is an English depiction of the logic used to solve the problem. So, yung algorithm class is yung step-by-step process na ginagawa in order to complete a task or to solve a problem. So, different algorithms can be used or written to accomplish one particular task or goal. So, ibig sabihin, kung may goal ka or may problem or task kang gustong i-perform, pwede kang magkaroon ng different algorithms. So, maaaring magkaroon siya ng maraming different algorithms that produce same results at the end. So, ito ang example ng algorithm. So, algorithm 1. So, ang unang step, step 1 is start. Step 2, read the three numbers A, B, and C. Step 3, compare A and B. If A is greater, perform step 4. Else, perform step 5. So, kung ang A daw ay mas malaki kay B, step 4 ang ipoproceed niya. Pero kung ang A ay mas maliit kay B, step 5 naman ang kanyang ipoproceed. So, next na step natin is step 4, compare A and C. So, if A is greater, i-output niya is A is greatest. So, kung si C naman ay mas malaki daw kay A, ang i-output niya is C is greatest. Then after nun, perform step 6. Then step 5, compare B and C. If B is greater, output B is greatest. Else, kung hindi daw mas malaki si B kumpara kay C, ang i-output niya ay C is greatest. So after nun, the last step will be step 6, which is to stop. So, another example for algorithm. So, same goal siya nung sa kanina, but mas maikli ito. So, next na to is, una, magsisimula siya kay start. Then, read the three numbers, A, B, and C. Next, compare A and B. If A is greater, i-store niya yung data ni A kay max. So, kapag ka naman, mas maliit si A kumpara kay B, ang i-store naman daw niya kay max ay si number na classified as letter B. So next is ipagko-compare niya si max and si C. So if max is greater, i-output niya na max is greatest. Else, output C is greatest. So kung si max daw ay mas maliit kumpara kay C, ang i-output niya ay C is greatest. Then the last step would be to stop. So ayan, in-explain lang dyan na pinatunayan lang kanina yung statement na sinabi natin na different algorithms can be used to produce same goal or to complete a given task or to solve a single problem. So sinasabi dyan na nasa sa inyo kung paano nyo gagamitin ang isang algorithm. Kasi every algorithm ay meron naman talaga siyang advantages and disadvantages. So for example, ang first algorithm ay mas marami daw more number of comparisons. Samantala, ang pangalawang algorithm na example natin ay kailangan pa niya ng additional variable na nilabel natin as max. Okay, so after naman ng algorithm, proceed tayo sa may flowchart. So, ang flowchart, ang definition niya dyan is a graphical representation of the solution to the problem. So, in layman's term or pag sinimplihan lang natin, ang flowchart ay graphical representation ng isang algorithm. So, flowcharting is a common choice among programmers. So, kasi kaya siya naging common choice for programmers kasi mas na madaling i-express ng isang programmer ang ginagawa nilang code or algorithm using flowchart kasi graphical representation siya, which is mas madaling intindihin ng
common people unless hindi ka nga isang programmer. So ito yung mga flowchart symbols na kadalasang ginagamit or yung usually na iaano lang natin itatakil. So ang unang symbol name is terminal. So ang shape niya is oblong or elliptical. So ang gamit niya is to set the start or stop points, beginning or ending spots. So ang example niya is yan, begin, pwedeng start, pwedeng end, pwedeng stop. Okay? Next na symbol is the initialization. So ang ano niya ay a hexagon. So ang use niya naman is to set initial values. So for example, magi-input ka na ilalagay mo si A is equals to 8. So yun yon. So ang example dito is CTR is equals to 0. So next symbol naman na ginagamit ay ang input slash output. So dalawa ang function niya. Pwedeng kang mag-input ng number or ng data. Pwede rin siyang gamitin for the output representation. Ang ano naman niya is parallelogram. So ang use niya is to receive input from user or display an output to the output screen. So ang una ay input age. So that is an example of input data. So ang pangalawa ang nakalagay is display sum. So that is yung example naman for the output. So next na symbol na ginagamit sa ating flowchart is the process symbol. So ang shape niya is rectangular. So ang use daw niya is to set an execution of statement or operation, also called the action symbol. So yan ang example niya, nakalagay dyan is CTR. So equal CTR plus 1. Or for example is ang temp will be equals to x percent 2. Okay. So ang mga susunod pang symbols or symbols na ginagamit natin ay ang decision symbol. So ito naman ay ginagamit if ever would you like na gusto mong mag-decide ang iyong algorithm. So usually ang ginagamit dyan ay for true or false or yes or no. So ang symbol niya is somewhat look like a diamond pero I think rhombus kung iaano siya sa geometrical figure. So ang use niya is to evaluate a condition that will lead to either a true or false status. So ang sinample dyan is CTR daw ba ay greater than 0. Okay, next naman is on-page connector. So ang ano niya is circle. Ang use niya is to link a portion in the flowchart labeled accordingly and found within the same page. So if ever ang flowchart mo ay may iba pang data within the same page, ang gagamitin mo ay ang on-page connector. So next na, okay, ang susunod na ano natin is ang off-page connector. So ang shape niya is pentagon. So irregular pentagon siya. So ang use naman niya is to link a portion in the flowchart found on another page. So ililink niya yung flowchart mo sa another page. So ang siguro ang example natin diyan is for example nagfe-Facebook ka. Then nandoon ka sa iyong home page. And kinilik mo ang profile. So ang yung kinilik mo para makarating sa profile is yun yung tinatawag nating off-page connector. So yun ang siguro ang pinaka-best example na maili-layout natin para sa off-page connector. Pero usually, since hindi naman talaga tayo nagme-major in computer subjects, hindi na siya ganong magiging hindi na siya ganong kadalas nating gagamitin ang on-page and off-page connector. So last is na symbol na ginagamit for flowchart is flow lines and arrowheads. So ito yung pinaka common or pinaka mahalaga kasi hindi mo maire-represent ng iyong flowchart without using these symbols. So ang use niya is to set the direction and flow of movement from one statement to another. So ang purpose niya is pag-connect, bigyan ng connection yung mga process na ginagamit
natin sa isa sa bawat flowchart symbols. So ayan, so preparing a flowchart. So sinasabi diyan na ang flowchart ay pwedeng simple or complex. So ang usually na ginagamit naman na symbol sa flowchart ay ang process, decision, data, terminator, connector, and flow lines. So pag nagda-draw ka ng flowchart, meron lang 3 simple rules na ating kailangang i-follow. So ang una is a flowchart should have a start and an end. So lahat ng may simula ay may katapusan. So next is the direction of flow in flowchart must be from top to bottom and left to right. So ibig sabihin mag-start siya from top and mag-end kay bottom. So if ever na medyo complicated, from top to bottom and left to right. Last is the relevant symbols must be used while drawing a flowchart. So, ibig sabihin yung mga symbols na diniscuss natin kanina ay kailangan magagamitin natin yon. So, while preparing the flowchart, the sequence, selection, or iterative structures may be used wherever and whenever required. So, conforme sa atin kung paano natin aayusin ang sequence, ang selection, or gusto natin ng bigyan ng repetitive command or iterative structures ang ating flowchart. So, user-oriented siya. Nasa sa inyo kung paano nyo siya i-depict yung task to solve the given goal or problem. So, these are the examples. Sa una, blank lang siya. So, ang unang example natin ay ang sequence. So, sunod-sunod lang siya. Ang pangalawang example natin is yung selection. So, may condition or gumamit siya ng decision symbol dyan. So, ang decision na nakalagay dyan, is the condition true? So, if yes, magpo-proceed siya sa isang process, and if no, magpo-proceed din siya dun sa isang process. So, ang iteration naman is yung nagkakandak ng loop or paulit-ulit. So, nakalagay dun is, dun sa decision symbol is the condition true? So, if yes, magpo-proceed siya dun sa may, magpo-proceed siya doon sa may steps, but if no, babalik siya dun sa isang certain process hanggang masatisfy niya na yung condition ay maging true. Okay, so ayan na, pag nilagyan siya ng command, so ayan ang example. So for the example ng sequence, ang kailangan mo lang is print the sum of number labeled as letter C. So una, start. Then, nilagay niya is read A and B. So, after niya ma-read, nilagyan niya ng process symbol. So, sinabi doon na si C ay equals daw kay letter A plus letter B. So, after niya ma-read at ma-conduct yung process na C is equals to A plus B, mag-output siya ng ipiprint niya si letter C. So, after nun is mag-stop na siya. So, ito namang pangalawa natin, ang selection flowchart is yung kamukha ng example natin kanina sa may algorithm. So, nag-start siya. After niya mag-start, in-read niya si A, B, and C. Then, after nun, nag-conduct siya ng decision symbol. So, tinanong doon, si A ba ay greater than kay letter B? So, sinabi niya, pag yes, max will be equal to letter A. Pag no naman, max will be equal to letter B. Then after nun, magpo-proceed siya kay sa next decision na si max ba ay greater than kay letter C. So if yes, ang ipiprint niya sa output is si max. And if no, ang ipiprint niya is si letter C. So after nun, the flowchart will stop or will come to the end part. So, next naman is yung iterative process natin is nag-start siya. Then, dineclare niya na si sum ay equal sa 0 at si I ay equal sa 0. So, after nun, inano niya sa process symbol na si I is equals to I plus 1 and si sum ay equals to sum plus 1. So, tinanong ngayon niya sa decision na si is I is greater than or equal to 100.
So kapag ka yes na, ipiprint niya ay si Sam. Pagka no, babalik siya doon sa may process symbol which states na si I ay equals to I plus 1 until masatisfy niya yung condition na nasa 100 na greater than or equal to 100 na si I. Then after nun, mag-stop na siya. Okay, so ito yung sinasabi lang dyan is yung mga yung diniscuss lang din natin kanina dun sa may flowchart. So, skip lang natin siya. Ayan. So, after dito, sinasabi, flowcharts have their own benefits. However, they have some limitations too. So, may limitation din. Tulad ng lahat nga ng bagay, lahat ng bagay ay may limitation. So, sinasabi dyan na a complex and long complex may run into multiple pages which becomes difficult to understand and follow. So, kung gagawa ka daw ng complex at mahabang flowchart, maaaring mahirap na itong masundan or maintindihan. Okay? And sinasabi din dyan na if ever na gusto mong mag-update ng flowchart, if ever na mag-change ng requirements, yung ginagawa mo ay magiging mahirap para sa user na gumagamit nun or sa user na nagde-design ng flowchart. So, ano ba ang difference between algorithm and a flowchart? So, sinasabi dyan na kung i-compare mo sa isang pelikula ang flowchart, so, ang algorithm naman ay yung pinaka-istorya. So, ang flowchart daw ay movie. So, kung movie ang isang flowchart, yung algorithm ay yung istorya. So, ang tulad nun, ang flowchart nga ay graphical representation. So, ang algorithm naman would be the script or the storyline of the movie. So, sinabi din dyan na in other words, the essence of a flowchart is an algorithm. In addition, there are many variations between the algorithm and the flowchart in the field of computer programming about different aspects such as the precision, the way they show, and how people feel about them. Okay, so next nating ipapresent is yung summary ng kanilang difference. So, sa algorithm, it is a procedure for solving problems. So, flowchart naman, graphical representation. So, the algorithm will be the process is shown in step-by-step instruction. So, ang flowchart naman, considering na siya ay graphical representation, block-by-block information diagram. So, algorithm, it is complex and difficult to understand. While flowchart is intuitive and easy to understand. So, algorithm, convenient to debug errors. While the flowchart is hard, mahirap daw maghanap, magtama ng mali. In terms naman ng flowchart. So, algorithm, the solution is showcased in natural language. Flowchart, the solution is showcased in pictorial format. So, the use ng algorithm is common language, English language, while the flowchart is using graphical and geometrical symbols. So, algorithm, it is somewhat easier to solve complex problem, while flowchart is hard to solve complex problem. So, katulad lang ng sinabi kanina, if ever nagagawa ka ng complex flowchart, magiging mahirap dun sa part na gumagawa at ng mag-view or iintindi. So, mas madali daw ang algorithm in terms ng flowchart in terms naman sa as per complex problems. So, algorithm is it costs more time to create an algorithm. So, flowchart, it costs less time to create a flowchart. So, mas matagal daw gawin ang isang algorithm kesa sa isang flowchart. So, kasi sa algorithm is you need to think of the grammatical aspects pa rin so that yung step-by-step instruction or procedure na i-layout mo is hindi maging vague or hindi maging magulo. While sa flowchart is kailangan mo lang ma-analyze mabuti yung bawat function ng isang flowchart symbol to create a good constructed flowchart.
So, example naman ng isang algorithm ed sa flowchart. So, ang unang instruction na sinabi is, number one is, calculate the interest of a bank deposit. So, pagka-algorithm ang gagamitin natin, step one, read yung amount. Step two, read yung years. Step three, read yung rate of interest. So, step four, calculate the interest with formula. Ang formula daw ay interest equals amount multiplied by years and the rate in terms of percentage. So, step 5 is print the interest. So, pagka i-transfer mo siya into flowchart, ganyan lang siya magiging kasimple. So, start, then mag-input ka ng amount, mag-input ng years, and mag-input ng rate. Then, using the process symbol, i-compute ang interest. So, after nun, mag-output siya ng interest, then end. So, example number 2 would be determine whether the temperature is below or above the freezing point. So, sa algorithm, step 1 is input temperature. So, kailangan input mo muna yung temperature. Then, step 2 is if it is less than 32, then print below freezing point. Otherwise, print above freezing point. So, ito kasi is medyo vague kung ito term i-analyze mo siya regarding with science. So, ang 32 kasi na yan is they are using Fahrenheit. So, US-based siya, hindi siya Celsius. Katulad ng ginagamit dito sa Pilipinas. So, dahil if it-inerms mo siya ng science kasi, ang freezing point natin is the 0 degree Celsius. Okay, so without further ado, tuloy tayo dun sa flowchart. So, ayan, nirepresent niya yung algorithm into graphical representation. So, nag-start, then nag-input or nag-read ng temperature, then naglagay siya ng decision symbol, which is tinatanong niya, ang temperature ba ay less than 32 degree Fahrenheit? If yes, ang ipiprint daw niya ay below freezing. Pagka if no, ang ipiprint niya is above freezing. So, after niya magprint ng output, then the flowchart will come to the end part. Okay, so itong example naman na to ay for the medical services. So, kumbaga ginawan lang siya ng medical ng graphical representation ang medical services. So, ito is medyo long and complex na flowchart. Okay, so medyo malabo siya, pero i-ano na lang natin. Makinig na lang kayo class na mabuti. So, una is the terminal symbol, which is nag-ano siya kay start. Okay, so after mag-start, then patient arrives. Dumating daw ang pasyente. So, ang decision symbol next na tatanungin is, registered na ba yung pasyente or may record na ba siya doon sa may certain hospital na iyon? So, if yes daw. So, ito class, if yes, itong part na to kung nakikita niyo yung mouse pointer, magpuproceed siya sa may tanong na kung may available bang nurse. So, if no, ire-register niya muna si patient and babalik siya doon sa decision symbol na registered patient. So, meaning, required na dapat, bago ka mag-proceed sa next step, ang pasyente is registered. So, after nun, proceed siya sa may available nurse. So, kung walang available na nurse, ang magiging process niya is wait for available nurse. So, until magkaroon ng available nurse, dun pa lang siya magpo-proceed sa next step, which is record health condition. So, sinasabi doon na kapag may nurse na, ang nurse ay i-record doon daw ang health condition na sinasabi ng pasyente. So, after nun, proceed siya sa decision symbol na may available na ba na doktor. So, if no, ang process niya is wait for available doctor. So, until magkaroon ng available doctor, doon pa lang siya magpo-proceed sa next step,
which is i-assign ang patient sa isang doktor or doon na kukonsultahin ng doktor ang pasyente. So after nun, the next step will be kailangan ba ng follow-up check-up? So if yes, mag-a-arrange ng appointment. If no, proceed siya sa next question or next step na magbibigay ng medication. So kailangan daw ba ng gamot or medication na i-require ang doktor kay patient? So if yes, bibigyan ng prescription, and if no, aalis na ang pasyente, and that concludes the yung process niya doon sa may hospital. Then after noon, balik siya kay start. So since ang process kasi talaga na, so yung iba is magtatanong bakit sa start siya nagtapos. So ang ano kasi is process sa hospital is usually repetitive, di ba? So ang patient is may pumapasok at may lumalabas. So kaya ang ginawa dyan sa flowchart is to consider na ang patient ay incoming and outgoing doon sa may every hospital case scenario. So okay, so ito naman ay yung example for the flowchart and algorithm. So inirepresent siya simultaneously. So ang kailangan ma-achieve na task or goal is find the sum of 529 and 256. So sa may algorithm, step 1 niya is start, same as the flowchart. So sa algorithm, nag-input or nilagay niya ang value na ng 529 labeled as letter A. So sa flowchart, nilagay niya as read A. Then sa algorithm, 256 will be labeled or equal to letter B. Then sa flowchart will be read B. So sa algorithm, nagbigay siya ng instruction na yung sum or addition of 529 plus 256. So nirepresent lang din siya into this flowchart. Then after nun, ipinrint niya si sum as 785. And dito naman sa flowchart is kinumand niya na i-print yung sum na lalabas. And that afternoon, they will proceed to the end part of the flowchart and algorithm. Okay, so yun lang class ang topic na or mga pointers na i-discuss natin under the algorithm and flowchart development. So, thank you for listening and goodbye, class.